Nagpalang araw mga kap, muli po niyong lingkod, General Orion. Lady Orion. Samahan niyo kami mga kap, bali pupunta nga pala tayo sa ating kambingan. Doon no. Diyan. May bagong panganak pala tayong kambing. Tara, samahan niyo kami. Papakita na rin namin sa inyo mga kap, kung saan nangingitlog yung mga aming mga manok. Tara. Ito yung ginagamit natin sa online gaming, sa internet, yung Starlink. Naka-pre-range lang yung mga manok natin, kaya kung saan-saan sila nangingitlog mga kap. Kaya yung may nangingitlog dito sa baba, nilagyan na rin natin ng box. Ayan, at doon siya nangitlog, meron yung block. And then, nandito yung bagong panganak. Ito yung sa dalawa. And then, ito ata yung sa pito mga kap. Ayan o. Mga bagong pisa. Eh napansin ko mga kap, kapag marami kang alagang manok o anumang mga hayop, hindi na halos tinutubuan to ng damo. Kasi kinakain nila bagong tubo pa lang, kinakain na nila yung mga damo. So check natin dito sa bodega, yung pinag-itlogan nila. Nilagyan na rin namin ng itlogan nila para dito silang itlog. So ito may unang itlog. Ito nagagalit yung pabo mga kape. Ayan. At sa kabila. Ito nag-iisa. Siguro natira ito dun sa pinagpisaan ng 12. May nagpisa tayong 12 piraso. Sa tingin ko dyan siya nagpisa. Ito yung bantay sa gate, mga kap. Ayan, pababa tayo dito. Ito yung pinapagawa natin para tuluyan ang mga staff sa mga gumagawa dito. Para may maayos silang tulugan. Ayan. So ngayon, mga nakatent sila eh. Ayan. So, ang klase niya is bilog din. Dito yung mga manok natin sa labas. Ito na yung mga materials para pambubong ng ginagawa nilang stop. Kaya, so kasama natin si Jem! Yan, kasama natin na ating panganay na anak na si Jem. Good morning daw po. Dito mga kap, may nag-aano rin dito eh. May naglilimlim. Ayan. Tara yan. So kanina, itlog na kita namin doon sa gilid, inilagay uli dyan. May isang pirasong nakatanggal. Makahiwala. So dito nga pala mga kap, may nilipat to na kabayo. So nabuhol yung paa. Kaya nagre-recover pala ngayon. Tok, ano nangyari dyan, Tok? Mas na pumulupot daw po dito. Pumulupot daw yung tali. So ngayon nagre-recover na. Ayan. Op. Pagpahingay mo muna, Tok. Iangat lang. Mag-mayaming itulong, pwede doon.
So sana makarecover yan mga kap. Ayun, sana makarecover yan mga kap. Isa lang din yung nakakatulong sa kanila sa pangkabuhayan. Okay, dito angat mga kap. Sabi nga, kung ang China may Great Wall of China, ang Ligaya may Great Stair of Ligaya. Andito na tayo mga kap sa ating kambingan. Ito mga kap yung barako nila natin. Yung naglalay sa kanila. Anak niya na to. Buntis na rin. Yan ang ating mga tupa. Laki mo, Pogi ah. Bago na naman yung didiskarte mo ah. Talaga to si Papa Goto. So puntahan po natin yung ano, bagong panganak. Pinalabas natin dyan kasi nga para hindi madapurak or madaganan or maapakan ng mga malalaki. Bali, pinanganak daw sila or pinanganak yan mga madaling araw kasi isa lang siya mga kap, tapos malakas na rin. Bali, yung dalawa nga pala na pinanganak na nakaraan, yung isa brown, namatay yung brown dahil mahina, isa lang nakasurvive. Check na rin natin yung mga kap. Yun. Hello po. So kasama natin ating poging panganay na anak. Bale, ito yung pinanganak kagabi mga kap. Ayan. Isa lang siya. Pero malakas na rin. Hello mommy. Siya si Mama Goat at saka si Baby Goat. Babae? Oo, oh, babae daw. So, ganda yung nasa tuhod nyo. Kulay ng tuhod. Kala mo napatikan sa ilong niya yun. Nasa na isa? Yung isa. Check natin isa dito mga kap. Ito yung anak na nakaraan na dalawa. So namatay yung isa. Check natin yung anak niya. So ito yung anak niya mga kap. Hello baby. So yun, nakita pumasok kami. Gusto niya dumede. Gusto niya dumede sa'yo. Yan. Ano naman yun? Ha? Unawa ka ni nanay. Ikaw. Ito yung ani. Okay na ni. Sorry na. Dito na yung anak mo. Ayun. Kasi gusto nito medyo na anak. Okay, so yan mga kap, bali, iwanan na natin siya. Dalawa yung naging anak niya, isa lang yung nag-survive. Dahil mahina na nakaraan.
Tara, labas na tayo. So, yun, may sibuyas lang nga pala sa kabila kay Morwell. Diyan. Ang ginagamit niya pa tubig is shower. Kung makikita niyo. Saan na ba? Ayun ba yun? Ayun ang shower, makikita niyo mga kap. At maririnig niyo rin. So, yun ang isang paraan na patubig dito sa upland. Doon tayo kanin kanina mga kap. Tara. Ayan, minubuksan ni JM yung ano, yung gate sa mga kambing. Tapos pasok tayo din sa loob. Pinukulong natin sila para may iwasan na rin na makaperwisyo mga kap yung ganyang karami. So dinala na ni Richard ng tubig. Last tayo din ha. Hello, ang lalaki ng mga tupo. Ito lalaki. Oo, oh, yung puti yung lalaki. Ito yun, no? Parang buntis yun. Ngayon. Mas malaki pa rin ito yun, no? Itong barako. Ito yung babae, mga kap. Buntis na din. Oo, oh, buntis na rin. Tsaka to. Ito pa. Yung pangalawa. Doon nga pala yung kauna-unahan natin mga kap ang tangke ng tubig. Diyan. So mano-mano namin nakita yung mga buhangin, simento, diyan. Ngayon di na siya activated kasi nga yung water pump natin na nakakayanan lang iakyat is dito lang sa height na to. Pero plano pa rin natin mag-upgrade. Sana ba? So yun, dyan na yung isang tangke ng tubig natin mga kap. Pero ngayon summer, magagawa ulit tayo ng panibago sa area na dito. Ayan po yung guard natin ngayon ng kambingan, si JM. Siya po yung taga bukas at sa taga sara. Ayan. Galing talaga, ang bait. Ganyan ka rin sa mga kambing, Nak. May malaki na pong mga anak dyan. Oo. Ano yung papangalan mo sa bagong anak? Kahit ano? Parang haba nun ah. Boss Joms. Ah, Boss Joms. Sige, sige. Yung papangalan natin sa bagong anak. Yan mga kabinigyan na rin natin yan yung mag-inan ng ano, ipil. Kasi kung di tayo nagkakamali, yung ipil is para din sa mga bulate. Hindi para sa mga bulate, pampurgan ng mga bulate, sorry. Yan mga kabali, pabalik na tayo sa ating bahay na isama ko kayo, napakita ko sa inyo yung saan mga nangingitlog at yung bagong panganak na kambing. So naka-pre-range lang yung mga manok natin na ma-healthy sila na kung saan. Hindi lang basta feeds or na papakain din natin sila ng mga insekto, may mga protein din sila. And then may mga dahon. Yun. Kaya mas healthy, hindi sila stress pag nakakulong. Kaya kung saan sila nangingitlog, mga kap, nilalagyan natin yon ng pugad nila para kasi mas sabi nga mother's knows best. Ibig sabihin, alam nila kung saan sila safe, ba't sila nangingitlog doon. Bali, almost 90% na mga manok ko dyan is dyan na pinanganak. Or dyan na rin sila lumaki. Kaya, mas alam nila kung paano magsusurvive. Kaya pag nangitlog sila doon, maglalagay lang kami ng pugad. And then sila na bahala ulit magpalaki. Yan, pababa na tayo dito mga kap.
kung saan sa nakarating natin mga manok, mga kapanggan dito. So pati iniinom nila is healthy kasi nga from the river. From Sapa pala. And mga kapabalik na tayo. So dito na tayo dumaan. Kami doon. Bye guys. Pansamantala mga kap, mga nakatent sila. At ito yung gwardiya ko dito. Padaan lang kami. Ito pa isa mga kap. Sila yung guard na mga gate. Hingal mga kap. Ay, nagpapaya natin. Ayan mga kap, nasamahan nyo kami sa pagpunta sa aming bagong panganak na kambing at sa mga pugad ng aming mga manok. Muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Natos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang samang panonood sa aming mga video at live. Sana po, gabayan kayo ng Panginoon, sampunan yung mga pamilya. Sana po humingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na naayon sa Kanyang mga kagustuhan at mga kahilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.